Ibon, dictated na siya sa market forces, no? So ang pasabot nga ang yuta, barato, kuan ko na siya na problema, no? Mm-hmm. Di man automatic na, no? Mm-hmm. Ang pasabot na din hinga ang publiko kinahanglan ng jud ma-proteksyonan. Kay usually bumuibon kani mga yuta nga mga barato na yung mga problema po sa kaning pamaagi sa pagpatitulo. Mm-hmm. Ang may tabo ka ng mga nakapalit na matingala na lang nga nung dugay kaayo ang titulo dili ma-produce. Mm-hmm. Kaduha kanang ilang nang mabayaran ang kaning consideration, full payment, matingala po sila nga dili na ma-transfer ang titulo. Yes. Kung buday ang usa matingala po sila nga ang nagabaligya di mo tagiya. Mm-hmm. No, so part ni sa kaning professionalization sa atong real estate industry. Isa una, bago ning kaning balaod mo po ibon, no, kaning Republic Act 9646, mm-hmm. Ang kaning pagbaligya sa real estate, i-consider niya as negosyo? Negosyo. Mm-hmm. Karon, kaning 9646 karon mo po ibon, ang kwa na to, i-consider sa balaod ng pagbaligya sa yuta, no? Kaning ginaingon nga pag-practice sa real estate, usan na din ang pagbaligya, usan na siya ka-profesyon. Mm-hmm. Mura na siya na level bumbuibon sa ubang mga profession ng mga nurse, engineering, no? In fact, taas kayo ang requirement kay bago ka mahimong practitioner sa real estate, kinahanglan mo mag-graduar sa upat ka tuig na kurso. No? Bachelor of Science in Real Estate Management. Naana din ana, sir. Naana siya bumbuibon. Ano ba to muna? Naana siya. So, sakto po ni Buboy, no? Kaling real estate, lucrative ni siya na profession, no? Basta may lang po mo practice, no? Medyo sincero sa pag-practice. So, mo ganyang i-consideran yung balaod nga dapat itaas na po ng standards. Mm-hmm. No? Just imagine, kani atong mga broker, nagukay mga kita, yes. Pagkatapos dili na sila train. No? So, kita mo tanong, maskin dili sa Jensen, so it's high time po kami as kaning mga professional ng mga real estate practitioners, mugwas na po sa among kaning mga lungga kung buwibon ba pagkatapos mo campaign na po openly sa kuan sa publiko nga dapat mudil lang yun sa licensed real estate practitioners. Mm-hmm. Kaya sayang po natin balaod, wa po yung ginasunod ang balaod. Mm-hmm. Unsa ba kadelikado, attorney, kung halimbawa ako, na nakapalit ko yuta, syempre din ha sa mabuhay, mura na yung nag-hotcake ang mga yuta, tag 120 square meters, naalag sa 100 plus, 200 plus. What if kung makakita ako, mura siya broker pero nagkuha pa daw siya ang lisensya. Broker na siya pero gusto pa siyang magkuha ang lisensya, wala pa di ay lisensya yun. Okay ba na, attorney? Ang atong matambagan na bumuibon, no? Para po matabangan, no? Kay kuan man eh, mga panginabuhi man. Ang pinakamaayos sa man yung mga gusto mo enter sa real estate practice, mahimo silang salesperson. Mm-hmm. No? So, muagi po nila mga training po, na may briefing. Pagkatapos ang mo manage sa ilang mga transaction usa ka lisensyado nga broker. Mm-hmm. Sila mo monitor. Kay kung naay problema ang transaction, ang goof doon sa balaod, una ang licensed broker. Ah, ang broker. Ang broker dili ang salesperson. Halimbawa, wala pa dai nakuha na ko ang titulo. So pwede ko kasuhan ako tong broker na ko, attorney. Yes, no? Then pwede po patanggalan og lisensya. Mm-hmm. So medyo basta moagi licensed broker man gud, moagi yun nag proseso, di po mo baligya ka ng mga propriedad nga dili kompleto ang papeles. Pero siguro moving forward na lang, no, katong mong na-mention nga katong gusto yung mo kita sa real estate, ang among organization, no, kaning Philippine Association of Real Estate Boards, dili sa dyan sana, mo tayong mga 200 ka mga membro, ilang i-approach lang, magdagang mga opisina dili sa mga licensed broker, pagkatapos mo accredit sila, bumbuibon, ang term na accreditation, pagkatapos hatagan sila ID pod, no, sa Professional Regulation Commission. In short, mahimo na po silang lisensyado by virtue of extension. So, ang sa tuwam din eh, para mahatagan po silang mga kaning pamaagi, no, sa pagbaligya. In fact, kung imong tanawon mo po ibon, kanina itong mga salesperson, mas tako nilang mga commission kaysa mga brokers. So, wala reason mo po ibon, nga itong mga salesperson, hindi magpa-credit. Yes. No, kaya ang practice, dami sa among asasyon, kami as mga licensed broker, nalang may mga overriding commission. Mm-hmm. Usually, itong mga ang commission din, mga 5% man. Mm-hmm. No, ang mga licensed broker, makuha lang ng 1%, mm-hmm. no, or 2% para mo i-monitor ang transaction. Ang dako yun nga kita, nasa itong mga salesperson.
So walay rason nga dili sila magpa-credit, no? Atong ginauhag umbibo, no, medyo ubay-ubay man na, no, nilibo man ning nagatuyok-tuyok ng mga kulorum diri sa Jansan. Karon di na sila mahulat nga ma-file sila kaso, ma-priso sila, labi nang daghan din na nag-post sa social media na to, yes, no, for sale pagkatapos wa sila yung mga license. At least umbibo, kung salesperson sila, pwede nilang mabutang ang license number sa ilang broker, kung ang ilang accreditation number po, no, for their protection. Kaya lisod mo na kayo nga uban nga abi nila ang balaod, no, di makagukod sila, ha. Sooner or later ang balaod maapsan jud ko sa balaod. Okay.